At sabi niya sa akin, ba't ganon, Bet Sambales lang, how about Bataan? At saka ito, sa Bataan, gagawa din po tayo ng karsada, Subic Connecting Maribeles Highway. This is 60 kilometers, pero sabi ko, bakit hindi tayo gumawa ng isang gigantic na project? Gumawa tayo ng tulay, Connecting Maribeles sa Corregidor. Tapos Corregidor, Connecting Cavite. Meron tayong San Francisco Bridge. This will cost around $20 billion. Ngayon, sa 25th nitong buwan na to, dadating si Cesar Montano. Kasama niya ang mga investor ng China na may dala-dala ang kanilang kapasidad na gumawa ng proyekto, $20 billion. So kung magagawa natin to, ito naman PPP. Ibig sabihin, sila muna ang gagastos ng ano to at sobrang garanti lang naman ng gobyerno. So aside from this, gagawa tayo ng additional work dito sa ating pier para maka-accommodate tayo ng mas madami na barko na merong container. Remember, ang South at saka North Harbor, kaya nating ipasok sa Subic Bay Harbor, sa laki ng Subic Bay. Kaya yung kung gusto natin ma-decongest ang traffic sa Metro Manila, ito ang isang paraan para mangyari yan. Lahat ng mga cargo na papunta ng Norte, sasagutin na ng Subic para hindi na umikot ng yung mga truck na malalaki sa Metro Manila. At dito sa Subic, gagawa naman tayo ng bullet train from Subic to Clark. Pero ako, sabi ko nga, gawa natin ng truck para yung mga container natin doon na ilagay sa railway truck. So, this is, siyempre, yung Tipo Road naman. Pagka napalaki natin to, kailangan palakihin ang Tipo Road. So, gagawin natin 4-lane. That will cost around $2 billion para magawa natin yon, no? Yung airport, bubuksan natin. This will cost around $2 billion din. No, para at least lahat ng mga activities dito mabuhay. Ngayon, madami daw nangarap nito. Eh ako nga, sabi ko nga, pinangarap din natin ito. Kaya lang, pagdating ko nung sinama ko ni Presidente sa China at saka sa Japan, na-realize ko na marami palang interesado na investor. At pagpunta ko ng Amerika, nung nasa Las Vegas ako, o-open uli natin yung mga casino. Kaya lang, junket. Para hindi mga Pilipino magsusugal. Kung hindi, mga dayuhan na mayayaman. No? At aside from that, pumunta ako ng San Francisco. Nakipagpirmahan ako dun sa manager ng Port of San Francisco. Sila pala wala ng cargo. Ang kanila na lang cruise ship. Kaya lang, itong cruise ship na to, hindi dumadaan ng Pilipinas. Kaya kung ikaw Pilipino ka, sasakay ka sa cruise ship na to, ang dadaanan mo lang, Japan at saka Singapore. Dahil sa tie-up namin, pinag-aaralan na kung paano yung cruise ship na yon papasok ng Subic. Imagine kung may mga Pilipino na nakasakay doon at saka yung mga pasahero noon, mapapasyalan lahat ng wonder of Subic. Wow. Hindi ba? Anong pinakamahalaga dito sa atin? Pag bumaba ang mga turista dito, ligtas sila. Dahil Subic is the one of the safest. Ibig sabihin, ang security natin, meron tayong 10,000 hectare na nakabakod. Safe sila sa loob ng Subic. Hindi kamukha ng ibang lugar na alam mo naman. So, binubuhat ko na ang sariling bangko ng Subic. So, ito yung mga gagawin natin and hopefully, mangyari ito sa lalo madaling panahon. Okay, so lastly, your assurance sa mga locators sa pagkakaroon ng business? Rest assured na this time, magkakaroon tayo ng level playing fields. Rest assured na wala nang mangungutong sa inyo. Pagka yung renewal ng inyong mga business sa yung mga negosyo nyo dito within 3 days, tapos yan. Pagka may nalaman ako ng utong, ewan ko na lang. No? Tapos pagka yung ngayon, malalaman na natin kung ano ang mga bakanting lote dito. At ang pagkakaalam ko, may receivable tayo na $4 billion. So malalaman natin kung bakit nangyari yan. At hopefully, masingil natin to. At unang-una, bigyan natin ng kawawa naman dito yung una, yung mga volunteer. Si Senator Gordon ay naghikayat ng mga volunteer to preserve Subic. Sana naman bigyan din natin ng pagkilala. Hindi lamang sa pag-ukit ng pangalan nila dito, kung hindi bigyan natin sila ng livelihood program.
At the same time, yung mga ITAS na kung saan, during the time ng Amerikano na na-dislocate na sila. Ngayon, 25 years na nakaupo mga Pilipino. Ganun pa din ba ang magiging trato sa kanila? Para silang squatter, eh kanila to, sila nag-umpisa nito. So bibigyan natin ng magandang pagtingin yung ating mga katutubo. Kung ano yung proyektong mabibigay natin sa kanila, so be it. Kung kailangan pa simento yung daan papunta sa lugar nila, so be it. Kanila to eh. Nakikitira lang tayo dito eh. So ibalik yung para sa kanila. At itong ano, ang motto ko nga, sabi nga ni Senator Gordon, aim high. Eh sa pamumuno naman ni Kapitan ni Chairman Linyo, fly high. Ah. No? And see, I fly high. Yes.